Ayan, tuloy na naman tayo sa ating mata-mata na trabaho. Dito sa kaliwang bahagi ng tendahan at dito ko balak maglagay ng aking munting shop. Parang gusto yatang tumulong itong aking mingming. Tanggalin ko muna itong trapal para maayos ang pagdalaw ko. Maglagay muna ako ng pansamantalang brace para may patungan. Mabuti walang pasok ngayon ang aking apo. Okay, kaayo. May mauutusan na ako kung nasa itaas na ang gagawin ko. Dahil ang hirap talaga pag akyat baba ka lalo na't matanda na tayo. Ang dali ko nang mapapagod sa ganun na sitwasyon. Ayan, binugtungan ko na ng dos for dos ang sa may tindahan. Ipako ko ito ng apat na bisis para matibati by din. Preparasyon ko ito para sa year old. Alright. Kailangan ko ay apat para dito. Ayaw paawat itong aking apo kung aakyat ako. Aakyat rin. Mag-ingat ka baka madisgrasya, kapit ka lang ng mabuti. Parang gusto yata itong matoto sa paggawa ng mata-mata. Aakyat na naman siya. Ang kulit talaga. Palitan ko muna itong pansamantalang poste ng malaki-laki para matibay. Kasing tibay ng pagmamahal ko sa'yo. Okay, kaayo. Ngayon, lagyan ko na ng brace para sa permanenting poste. Ngayon, ipatayo ko na itong poste. Lagyan ko lang ng brace para secure. Kung aakyat na tayo, baka matumba at madaganan pa tayo. At magkabali-bali at magkabokol-bokol pa. Buti kung ikaw ang dadagan sa akin. Okay, kaayo. Ngayon, mag-level na ako para kahit papaano ay pantay din naman. Pagkatapos ay secure ko na itong poste. Kasing secure ng relasyon nyo sa jowa mo. Alright. Ipako natin ito ng mabuti ba kapag may bagyo ay ilipad ito. Naku, wag naman sana mangyari. Tapos tanggalin ko na itong pansamantalang brace. Dahil secure na siya at level lodo na. Alright, kaayo. Ngayon kunin ko na itong 2-4-4. Para ito na ang ilalagay kong permanenting trapang ko. Aakyat na ako para makuha ko ang tamang posisyon. Nagpatulong na ako sa aking apo para maiabot ang 2-4-2. Kuhanin ko muna itong kahoy na ito para walang sagabal. At maayos na tayong makagalaw. Ngayon ilagay ko na itong 2-4-4 sa kanyang tamang posisyon. At pag nakuha ko na ang tamang posisyon ay maigi na ibaon ko ito ng konti sa poste para mas lalo siyang maging matibay. Ayan at lagariin ko na ito para makagawa ako ng halmahan niya. Kailangan dito na makuha natin ang tamang sukat. Yung insakto lang talaga para mas de gumalaw. Kaya dahan-dahan lang ako sa paggawa. At ngayon ay nakuha ko na ang tamang suka. Ay secure ko na ito ng maigi at lagyan ng pako. Pagkatapos ay ito naman ang mga 2-4-2 na ito. De ko alam ang tawag dito 4 lens baka mo ambot sa otot ng kalabaw. Abasta mauna ka na. Ipako ko na ito lahat nang matapos na ito. Huwag lang ang pagmamahalan natin. Alright. Ngayon patibayin ko pa ito kasi nasa dulo na siya. Lagyan ko pa ng brace at ng matibay talaga. Hay, nakakapagod talaga itong akyat baba. Pero okay lang. TTSin wala din namang ibang gagawa ako pa rin. At ngayon lagyan ko na ito ng brace ang 2-4-2 bawat isa. Para pag may malakas na hangin ay di siya madaling matutukla. Pero sa totoo lang matibay talaga kung lagyan mo ng ganito. Kahit tanungin mo pa ang lolo ko. Dahil talagang magaling ang lolo ko sa pangingisda. Sorry lo, napasali ka pa dito. Ayan at isa-isahin ko na itong epako. Huwag lang sana matamaan ang aking kamay pag nagkakataon, ay naku de ito matatapos ka agad. At pagkatapos ko ng malagyan lahat, ay putulan ko na itong sobo ng poste para mailatag ko na rin sa wakas ang mga yero. Ginagamitan ko na lang siya ng circular saw para madali. Mm-hmm. Ingat lang ako dito sa circular saw, baka tumilapon ito. Dahil ang lakas nito mahirap na at matamaan pa ako. At pagkatapos ito na nga ay inakyat ko na ang mga yero. Mag-alas 4 na kaya kailangan matapos ko na ito. Dahil magluluto pa ako ng pang-ulam namin. Request kasi ng anak ko na ako ang magluluto. Kasi masarap daw akong magluto ng daing. E ayos ko muna itong ilatag sa kako na ito ipako. Baka magkulang ba o samobra pa. Mahirap na kung magtatanggal uli ako. At magkabutas-butas pa ang yero. Kaya dapat talagang siguraduhin ko muna ang tamang sukat nito bago maipako. At nang wala nang babalikan yan pa. Kung may mababalikan ka pa, e baka sumama na sa iba. Naku, wag naman sana. Ang sakit kaya nun. Alright, tayo'y mag-umpisa na ng pagpapako. At maglagay lang ako ng apakan kasi baka mag-convey-upi-upi itong mga yero. Natapos ko din sa buong araw. Nakakapagod man, pero ang saya pa rin lalo na kung nakikita mo ang iyong gawa. Okay, kaayo. Alright, reserve na to. Salamat sa panonood. God bless us all.